Jing versus no, laban sa nakaraan, part 2. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin natin ng ikalawang kabanata ng laban ng Jing at Zeno sa nakaraan. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal sa Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na. Umpisahan na natin to. At dito nga yan nag-umpisa bago magtapos ang part 3 ng laban ng Jing at Silva. At sa lakas nga ng salpukan nila, inawawasak ang paligid dyan. Hanggang nabalutan na nga ulit yan ng napakakapal na usok. At nung unti-unti nang nawala yan, nagsalita na si Jing at sabi niya, "Nano Silva, okay na ba yon?" At tugon nga ni Silva na wala kang kakupas-kupas at lalo kang lumalakas habang tumatagal. At dagdag niya pa na yun pala ang main ability mo. At sagot nga ni Jing na mali ka Silva dahil hindi ko pa ginagamit ang aking main sa laban nating dalawa. At dyan nga, nagulat si Silva sa sinabi ni Jing dahil siya nga aminado na napagamit siya ng kanyang nen laban kay Jing at hirit pa ng alamat na hunter. Yung ginamit ko sa'yo kanina, isa lang yon sa mga nagaya kong kakayahan. At si Silva nga, napangiti na lang dyan at bulong niya na sobrang kakaiba daw talaga ang kanyang kaibigang si Jim Freaks. At dyan nga, nagsalita na ulit si Jing at sabi niya, "Nanatanda, gusto bang ituloy ang naputol nating laban?" Sabay tingin siya kay Zeno Zoldyck. At si Zeno naman, napangiti sa kanya. At dyan na nga mag-uumpisa ang part 2 ng laban ng Jing at Zeno sa nakaraan. At dyan nga sabi ni Jing, "Di ba sabi mo yung laban natin hindi ka pa nagtotodo? Pwede ba ngayon, itodo mo na para magkaalaman na tayong dalawa?" At sagot nga ni Zeno, "Na alam mo kasi bata, na nilelevel ko lang ang lakas ko sa'yo. Kumbaga, sinasabayan ko lang kung ano ang antas mo. Pero kung mapapahanga mo ko, baka ipakita ko sa'yo ang 50% ng lakas ko." At dyan nga, napangiti ang alamat na hunter at sabi niya na nakakatuwa ka naman tanda. Masyado kang tiwala sa lakas mong taglay. At dagdag niya pa, "Na pag tumatanda po ba, ilalo rin yung mayabang?" At sagot nga ni Zeno, "Na hindi naman. Saka mayabang ka rin naman, bata." At dyan nga mga idol, parehas maangas ang dalawa. Hanggang sumugod na nga ang alamat na hunter at tumataki na siya kay Zeno. At sinabayan naman yan ni Lolo Zeno at dyan nga, pareha silang umaatake ng mabibilis na galawan. At si Jing nga, biglang nag-switch sa likod ni Zeno. Pero si Zeno, alam niya na pupunta si Jing sa likod niya. Kaya inabangan niya na yan para atakihin ng sobrang tindi. At sa paglapag nga ni Jing sa likod niya, bigla nang umiti si Lolo Zeno at sabi niya, "Nahuli ka, bata." Sabay atake siya sa alamat na hunter. At si Jing nga, naiwasan naman yan. Pero si Zeno, tuloy-tuloy sa pagbanat dyan. Kaya si Jing, umiwas na lang muna dahil masyadong ang mainit si Lolo Zeno at ayaw magpaawat. Kaya sabi ni Jing, "Naisi ka lang tanda,
Masyado ka namang mainit eh. Pero si Zeno nga, walang pakialam sa sinasabi ni Jing. At tuloy-tuloy nga lang siya sa pag-atake. Hanggang nadali niya si Jing ng isang suntok at talsik nga ang alamat na hunter. Pero bumangon naman agad ang batang si Jing at sabi niya na hindi nga daw niya napansin yun. At mukhang hindi niya daw talaga pwedeng maliitin ang bilis ng matandang ito. Hanggang umatake na nga ulit dyan si Lolo Zeno, kaya si Jing umiwas na agad dyan. Pero nawawasak nga ang tinatamaan ni Lolo Zeno. At sabi nga ni Jing na nakakatakot talaga tong si Lolo, masyadong maras kung umatake. At dahil nga ayaw tumigil ni Lolo Zeno, kaya si Jing umatake na rin dyan. At sinabayan niya ang banat ni Zeno. Kaya dyan, nagsabayan sila ng mabibilis na atake. At kapwa hindi tumitigil ang dalawa dahil salpukan kung salpukan ng kanilang labanan. Pero habang tumatagal nga ang kanilang sabayan, si Jim Pricks ang nakalalamang. Dahil lalong bumibilis at lumalakas ang kanyang atake habang tumatagal. Samantala yung kay Zeno, bumabagal ng bahagya at sabi nga ni Jing, napagod ka na ba tanda? At si Zeno nga, nanggigil dyan at binilisan niya ulit ang pag-atake. At sabi niya, na sino naman ang nagsabi sa'yo, napagod na ako. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, mayroong napakalakas na atake ang tumama sa kanya. At talsik nga si Lolo Zeno sa lakas. At sa pagbangon nga niya, sabi ni Jing, nakakala ko pagod ka na tanda eh. Nakakatamad kasi yun pag ganun. At si Zeno nga, napangiti na lang at sabi niya na ibang klase nga daw ang batang ito. Dahil sa murang edad nga daw niya, pero eksperto na siya sa pakikipaglaban at kayang-kayang sumabay sa mga dalubhasang tulad niya. At aminado nga daw si Zeno na kahit bata pa ito, pero ang lakas nga daw niya, label veterano na at dyan nga mga idol. Ginamit na ulit ni Zeno ang kanyang dragon ability at inatake na nga niya ang alamat na hunter. Pero si Jing nga, walang pakialam dyan at sabi niya, na yan na naman tanda, wala ka ba talagang kadaladala? At hindi nga daw, ubra sa kanya yan. At nung papalapit na nga ang dragon ni Zeno kay Jing, ang ginawa ni Jim Pricks, naglabas din siya ng dragon na katulad ng kay Zeno. At mas malaki nga yung sa kanya. At nilamon nga lang yan ang dragon ni Zeno. At sabi nga ni Jing, na ano tanda, wala ka na bang ibang ipapakita? At sagot nga ni Zeno, na huwag kang mag-alala bata, dahil normal na yung ability ko pa lang ang dragon na yon. At dyan na nga nagtapos ang part 3 ng laban ng Jing at Zeno sa nakaraan. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!